amateur broadcaster sa Philippine 9. May ideya ka ba kung anong paksa ang tatalakayan natin ngayon? Handa ka na ba? Magaling! Huwag kang mag-alala dahil sa araw na ito, isa na namang panibagong kaalaman ang hatid ko sa inyo. Ang kanilin natin ngayon ay nakaangla sa pinakamahalagang kasanayang pagkatuto ng kagawaran ng edukasyon na nailalahad ang sariling pananaw ng paksa sa mga tulang asyano. Mula sa nabanggit na kasanayan ay pag-aaralan mo ang mga sumusunod na paksa. Una, kahulugan ng pananaw o opinyon. Ikalawa, mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng pananaw o opinyon. Pangatlo, ang tulang kultura, ang pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan, at buhay ng kinabukasan ni Pat B. Villaferte. Ngayon, mula sa iyong module, simulan mo ang unang gawain. Basahin mo ang mga parirala o pangusap sa bawat bilang at ibigay ang iyong kuna tungkol sa mga pagbabagong naganap dito. Una, ang pagsasayaw ng tiniklig. Ikalawa, ang paghaharana sa nililigawan. Ikatlo, ang pagmamano sa nakakatanda. Magaling mga mag-aaral! Marahil meron ka ng ideya kung ano ang tatalakayin natin ngayon. Ang mga pariralang nakatala ay tumutukoy sa maaaring paksa, iso o pangyayaring nagaganap sa araw-araw na binigyan mo ng kuna o pananaw. Ngunit matanong nga kita, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang pananaw? Magaling! Ang pananaw ay ang opinyon ng isang tao tungkol sa isang bagay, suliranin o pangyayari. Ito ay tumutukoy sa personal na pagkaunawa o perspektibo sa isang paksa. Naunawaan mo ba? Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang pagbibigay ng opinyon tungkol sa anumang iso o kaisipan na nais nating bigyan ng pansin. Bawat isa sa atin ay maaaring magbigay ng sariling pananaw tungkol sa anumang iso o pangyayari bilang tanda ng ating pagkakaroon ng kamalayan o pagpapahalaga. Ang pagbibigay ng opinyon ay maaaring sanuman o sangayon sa anumang suliranin, iso at ideyang inilalahad. Mahalaga ang pagpapahayag ng sariling opinyon o pananaw sa pang-araw na pakikipag-komunikasyon. Maaari kang tumulong sa isang kaibigan na nangangailangan ng gabay at sandalan sa kanyang pagkakalito. Makabubuti kung tayo ay may sapat na kaalaman sa paksang pinag-uusapan at maging katanggap-tanggap ang ating mga opinyon. Kaya, napakahalaga na matutunan mo paano ang mabisang paraan sa pagpapahayag ng opinyon o pananaw. Ngunit, ano-ano nga ba ang mga salitang ating gagamitin nang sa gayon ay maipahayag at maipaliwanag natin ng maayos ang ating sariling opinyon? Magaling! Maaari kang magbigay ng matatag o neutral na opinyon tungkol sa isang usapin. Narito ang ilang pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng opinyon. Para sa pagbibigay ng matatag na opinyon, ginagamit ang mga sumusunod. Buong digdig kong sinusuportahan ang kumbinsido ako, labis akong naninindigan na, lubos kong pinaniniwalaan. Sa pagbigay ng neutral na opinyon, maaaring gamitin ang mga sumusunod. Kung ako ang tatanungin, kung hindi ako nagkakamali, sa aking pagsusuri, sa aking palagay, sa aking pananaw, sa ganang akin, sa tingin ko, sa totoo lang. Dagdag pa nito, maaaring gamitin ang mga sumusunod
susunod na pahayag. Naunawaan kita subalit, mabuti sana, ngunit, akala ko o inaakala ko, batay sa o ayon sa, ang pag-aalam ko, ikinalulungkot ko sapagkat. May nais ka bang itanong? Magaling! Ngayon, alam mo na ang mga pahayag na maaaring gamitin sa pagpapahayag ng pananaw o opinyon. Subukan mong ipahayag ang iyong sariling pananaw o opinyon tungkol sa pandemyang hinaharap natin sa kasalukuyan. Tama, mahusay. Ikinalulungkot ko sapagkat malaki ang epekto nito hindi lang sa ating bansa, ngunit sa buong mundo. Maaari mo bang tukoy kung alin sa mga salita ang ginamit mo sa pagpapahayag ng iyong pananaw? Tama, ang mga salitang ikinalulungkot ko sapagkat magaling. Ano naman ang sasabi mo tungkol sa mga paraan na ipinapatutupad ng ating pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19? Sa aking palagay, ginagawa ng ating pamahalaan ang nararapat nilang gawin upang masugpo ang patuloy na pagkalat ng COVID-19. Kumbinsido akong mapigilan ang pagkalat ng nasabing virus kung ang lahat ng mamamayan ay laging mag-ingat at sumusunod sa mga patakaran na ipinapatupad ng IATF. Alin naman dito ang mga salitang ginamit mo sa iyong pagpapahayag ng pananaw? Maaari mo bang tukuyin? Tama! Sa aking palagay, anong uring pananaw ang iyong pinahayag? Tama! Ito ay neutral ng pananaw. Sa pangalawang pag-usap, anong mga salita ang ginamit mo at anong uring pahayag ito? Tama! Kumbinsido ako. At ito naman ay nagpahayag ng isang matatag na pananaw o opinyon. Napakahusay! Binabati kita dahil sa husay mo. Sa ating pagpapatuloy, alam mo ba na maaari ka rin magbigay ng sariling pananaw tungkol sa pananaw ng isang mayakda sa pamamagitan ng kanyang sinulat na tula? Basahin mo ang isang tula na nasa iyong module na may pamagat, kultura, ang pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan ni Pat V. Villafuerte. Sa tulang kultura, pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan ni Pat V. Villafuerte, ipinahayag niya ang kanyang pananaw tungkol sa mga nagaganap sa ating kultura. Ang kanyang paglalarawan ay nababatay kung ano ang kanyang nakikitang pagbabago sa ating kultura sa iba't ibang panahon. Pagkatapos kong basahin ang nasabing tula, ano kaya ang iyong magiging pananaw? Ngayon, naunawaan mo na ang ibig sabihin ng pananaw at alam mo na ang mga salitang ginagamit sa pagpapahayag nito. Matutulungan ka nito sa mga sumusunod na mga gawain. Isa-isip mo lang ito. Ang pagbibigay ng opinyon sa isang iso o kaisipan ay mahalaga sapagkat nakatutulong ito upang maipahayag ang iyong saloobin, ideya o anumang iyong iniisip. Sa pagbibigay ng opinyon, dapat gumamit ng mga angkop ng mga salita na nagpapahayag ng sariling opinyon upang maging maayos ang pagkakalakad nito. Sa paglalakad ng sariling opinyon, ay maaaring sumang-ayon ka o sumalungat sa opinyon ng iba. Ngunit, sa paglalakad ng opinyon, ay iwasang pilitin ang pag-usap na sumang-ayon sa iyong mga opinyon o pananaw na sa gayon ay maiwasan ang di pagkakaunawaan. Dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Ipagpatuloy ang iyong pag-antabay para sa susunod ng mga paksa sa asignaturang Pilipino, 9th na paita.
Basahin at unawain mabuti ang iyong uzol bago sagutan ang mga gawain nito. Ang iyong mga guro ay laging nakaantabay at handang tumulong sa iyo. Kaya laging makipag-ugnayan para suliranin ay matugunan. Ito po ang iyong teacher podcaster, Binibining Sesame Pantiles, nagsasabi, karapatan mo na magbigay ng sariling pananaw, tiyakin lang na ito'y malinaw at may pinagbabatayan. Hanggang sa muli, paalam sa inyong lahat. Ingat!